Kaibigan, meron ako ikukwento sa inyo na pwedeng magandang mangyari sa mga taong may sakit sa puso, may bara sa puso. Bilang internist at cardiologist, linya ko po ito. Actually, ang tingin ko dito parang miracle siya talaga eh. Although hindi yun ang ginagamit na word ito. Actually, nandito na sa picture na ito eh. Yung milagro na gumaling yung taong may sakit sa puso ng hindi nagpapa-opera, hindi nagpapa-angioplasty. Hindi naman to bihira mangyari, nangyayari din. Explain ko sa inyo ha. Dati, bilang cardiologist, syempre kasama ako dun sa mga nagte-training, sa consultant ko, tinitingnan namin yung angiogram. Angiogram to eh. So makikita mo, barado ba yung isang ugat, dalawang ugat, tatlong ugat. So normally, pag yung pasyente nakita namin, nako, sakit na ng dibdib. So malala na siya. Pag nakita namin, uy, barado, ay delikado. Kailangan operahan, i-bypass agad. Ang bypass, mahal, 1 million or more. Angioplasty, baka 500,000, 1 million, lalampas na yun. Eh, paano kung walang pera yung pasyente? Pero magugulat ka, may instances, yung pasyente naglalakad malakas. Walang ganong sintomas, malakas siya. Pero pag inangiogram namin, super barado siya. So magtataka kami, bakit baradong barado ang mga ugat niya, pero buhay siya, naglalakad siya na parang walang nangyayari sa kanya. Sasabi ng consultant ko, nabuhay yan, swerte siya, kasi meron siyang natural na ekstrang mga ugat na tumubo. Tawag namin dyan, collateral. Nandito ang miracle na yan. Ayan o. Ito, barado, pero nabuhay yung pasyente. Ang dami niyang ekstrang ugat na yan na tumubo. Sabihin, nabara yung main highway, gumawa ng maraming maliit na daanan. Naturally, yung katawan niya. Ituturo natin sa inyo paano ito nangyayari, paano mapaparami, lalo na sa walang pera. Kahit may pera ka, ito nga maganda natural way. Tingnan natin ha, pakita mo Doc Lisa. Pag ang isang tao, ito puso, yan o, di ba? Nabarahan. Ito, barado. Pag nabarahan yan, mangyayari, heart attack yan. Masakit ang dibdib, mamamatay itong parte ng puso. Ito, mamamatay ito, magiging peklat siya. Nabarahan bigla eh. Pero, may mga tao, sinuswerte, ito, pare, ito, nabarahan din siya unti-unti. Ang nangyari, bago namatay itong part ng puso, hindi siya mamamatay. Paano? Tumubo ito, ang dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ang daming tumubong ekstrang ugat. Ito, walang ekstrang ugat na tumubo, kaya na heart attack siya. Ito, maraming extra, hindi siya ma-heart attack. Malakas pa rin siya, may supply pa rin ng dugo yung buong puso niya. Kaya pag nakakita, ewan ko kung malalim tong topic. So, parang puno yan eh. Paano ko ba explain? Parang puno. Pag yung puno, pinutol mo yung ugat niya agad, patay yung halaman, di ba? Pinutol mo yung ugat eh. Pero kung yung puno, dahan-dahan na masisira yung main na ugat niya, may chance pa siya magtubo ng maliliit na ibang ugat. So, in 3 to 4 months, pag tumubo pa yung puno ng maliliit na ibang ugat, kahit patayin mo yung main na ugat niya, mabubuhay siya. Kasi marami siyang maliliit na ugat eh. So, may tao gumagawa nitong collaterals naturally. At tuturuan ko kayo paano mapaparami yan. Okay? Ano mo na sakit sa puso? Sakit sa puso, alam natin. Barado, di ba? Bakit nagbabara? Alam nyo na yan po yon, cholesterol, sigarilyo, high blood, nakakabara, diabetes, stress, lahi. Lahi nang may nagbabara, di ba? May tao mataas talaga. So yan, nagbabara. So pag nagbara, yan ang delikado. Pag biglang nagbara, nang walang pasabi-sabi, biglang nagbara, wala tayong oras gumawa nitong miracle arteries na collateral, mamamatay itong part ng puso. Pag namatay ito, pwede mag-irregular tabok ng puso, pwede rin mamatay yung pasyente. Diba? Kasi wala siyang time, bigla nagbara eh. Pero pag unti-unti ang bara, unti-unti sumasakit ang dibdib.
madalas ng chest pain pa konti-konti, may bara sa puso, may chance pa magising yung mga ugat at gumawa ng collateral. Ito yung mga chest pain ng sakit sa puso, angina yan. Normally, pag may bara, sasabihin ng doktor, angiogram, angioplasty. Diba? Kaya lang, mahal itong mga stent eh. O, actually, maganda to, walang problema sa may pera. Diba? So, ito, mabubuksan ang ugat. Pag hindi kaya buksan ng angioplasty, bypass. Binubuksan yung dibdib, pinapalitan yung ugat, gumagawa ng ekstrang daanan. Pero syempre, yung procedure, may risk yun. Diba? Bubuksan yung dibdib eh. Ito rin, may konting risk. Pero, life-saving din to. Pero may ibang tao, swerte, pwedeng hindi nagawan ito. Okay? Ito, papakita ko sa inyo, isang picture pa, oh. Swerte din to. Ito yung ugat niya, oh. Barado. Barado. Pero nakita mo, meron siyang maliliit na extra ugat, oh. Konti lang, eh. Ayan, oh. Collateral yan, oh. Kahit barado yung main na highway niya, may extrang daanan, may dugo pa rin. So, nabubuhay yung pasyente. Tunay ba yan? Yes, maraming collateral yan. Tawag dyan, natural bypass. Hindi na binubuksan yung puso na pusa gumagawa. Eh, no, may araw mga collateral. So, paano nangyayari? Paano nagkakaroon ng collateral? Ganito. Dalawang paraan. One is, kung meron ka ng bara sa puso, unti-unti ka nag-exercise every day. Ibig sabihin, hindi ko sinabi mag-jogging ka bigla, ay baka mabarahan, ma-heart attack. Yung kahit may masakit, lalakad konti, sasakit ang dibdib, pahinga. Pag okay na, lakad ulit konti, pahinga. Unti-unti, parang pinupush mo yung sarili mo. Yan, oh. So, paano? Exercise training, walking, biking, hanggang kaya mo, bibilis yung blood flow, dadami, mapipilitan gumawa ng collateral yung katawan mo. Ito, ewan ko naintindihan nyo itong picture. Nakita nyo to, ah. Ito yung sample natin, Doc Lisa, ito. Nagbara. Nagbara dito, okay? So, dapat mamamatay itong part ng puso. Pero hindi namatay ito kasi yung kabilang ugat na walang bara, nagpadala ng extra dugo. Okay? Pero kung maliit itong daanan, maliit yung daanan na yan, magkukulang ang blood supply. Diba? So, pag nag-exercise ka at kumakain ng maayos, diba? So, may oras ka na tumubo to at lumaki itong maliliit na street na daanan. Para gumawa ng maraming collateral, mabuhay itong part ng puso na kahit barado. Yan, oh, may external pressure eh, from exercise, increased blood flow, at iba pa. Ito, mas malaking picture pa, oh, mas maganda. Para malinawan, parang highway to eh. Palagay natin EDSA to. Okay, ito EDSA. Diba? Laging traffic EDSA. Ito C5. Diba? Pag barado ang EDSA, barado ang C5, wala na, traffic na, ma-heart attack na tayo both. Diba? Pag nabarahan, let's say, ito, ano ba nagbarahan? Itong C5 nagbara. O, pag nagbara yung C5, lahat ng mga kotse doon, hindi na makakaandar. Diba? Wala na, sarado na eh. Biglang may aksidente kunwari sa C5. So, traffic na yan, 5 oras, 6 na oras. Ano pwede mangyari? So, oras na may magbara sa C5, kung dahan-dahan yung bara, kaya lang nag-traffic konti, pwedeng gumawa ng extra daanan. Ibig sabihin, di ba, minsan, from C5, may shortcut ka, pwede ka mag-Ortigas. Di ba? Pwede ka may ibang daanan pa. Yung mga small street na Ortigas, pag may oras, pwede lumaki yung daanan niya. So, from Ortigas, makakapunta ka pa rin ng EDSA. So, hindi siya magta-traffic. Kasi nga, merong maliliit na daanan ang puso, parang sa highway, kahit magbara yung EDSA o C5. Basta merong maliliit na maiikutan ng mga kotse, aandar pa rin yan, dadalo yung dugo, dadalo yung traffic, matatapos pa rin yan. Huwag lang masyadong marami ang load ng kotse sa mga highway, di ba? Ibig sabihin, huwag mo lang masyado pagurin yung puso, unti-unting lakad lang, tutubo to,
At pag dumami na tong small highways mo, small street, imbis na one lane, ito, ang liit ng collateral niya, one lane lang. Oh. Ayan, ang payat to. Ito, lumaki na. Oh. Lumaki na. So ito, buhay na yung pasyente. Hindi mo na kailangan i-bypass dito o lagyan ng angioplasty. Diba? O lagyan ng stent. Paano nabuhay na siya? Yan ang natural heart bypass. Ito, yan. Kaya pag nakita namin yan, tuwang-tuwa yung mga konsulta namin, ah, kaya nabuhay. Oh. Nabuhay itong puso. Oh. Walang heart attack dahil dito. Okay? Ayan, yan ang mga extra collaterals na sinasabi ko. Yan, oh. Golden hours. Paano paparamihin siya? Mas madalas dumadami to pag unti-unti yung bara sa puso. Kung biglang nagbara na heart attack, eh wala nang chance gumawa nito. Pero kung unti-unti sumasakit yung dibdib, umiinom ka ng gamot sa puso, meron kang mga aspirin, mga statin, maingat ka sa pagkain mo, hindi ka naninigarilyo, may time pag gumawa nitong mga collaterals. Pero hindi lahat ng tao gumagawa eh nito. May tao siguro, swerte siya o bless siya, nakagawa siya ng maraming collateral. Pero marami ring ibang tao, pag nagbara, ay tapos na ang usapan. Ang isang nakikita nila, ano nagpo-push gumawa nitong extra daanan, natural bypass, ito, exercise. Pag nag-exercise yung tao, mas maganda. Ayan, mag-umpisa ka lang ng 3 minutes lang daw eh. Gawin mo 5 minutes. Nag-uumpisa sa mabagal, kahit may sakit sa puso, unti-unti. Unti-unti, hanggang dun lang kaya, tapos pahinga na. Ayan, no? Ayaw mo umiire, bawal umiire, bawal nagbubuhat ng mabigat kasi magbabara agad yung puso. Gusto mo lakad-lakad, hugas-hugas lang. Yung mabibigat na gawain kung may sakit sa puso, hindi. Pero kung may pera kayo, syempre, may pera pang bypass, okay na, bypass, mas sigurado. May pera pang angioplasty, pang angiogram, ay mas maganda pa rin sigurado. Pero kung walang kapera-pera, wala tayong milyon na ganito, wala namang libre makukuha, diba? So, pwede natin to. Ano, habang nag-exercise, bantayan mo lang yung sintomas mo. Okay? Hindi dapat sumobra sakit kasi baka kulang pa tong extra daanan eh. Yan, oh. Pag masyado mabilis ang lakad mo, ay baka magkulang yung blood supply. Masyado malamig, hindi rin maganda kung may sakit sa puso. Masyado marami kumain. Kaya pag may sakit sa puso na, konti-konti lang ang kain. Mas madalas pero konti. Pag binusog mo sarili mo, yung dugo pupunta sa tiyan, mababawasan yung dugo sa puso. Sobrang stress, nagalit, yan, kulang sa tulog, yan, hindi rin maganda. Okay? So, merong mga bagay kailangan mas relax, lalo na kung may sakit sa puso. Ito mga gamot na binibigay natin, mga aspirin, pampalabnaw ng dugo, di ba? Depende sa doktor ninyo, siya lang magbibigay, pero may tulong yan. Di ba? Mas malabnaw yung dugo, mas maganda yung daloy ng dugo. Pampababa ng cholesterol, kundi makuha ng diet, oatmeal, gulay, merong mga statins, may tulong din yan. Pampabagal ng tibok ng puso, kung masyado mabilis, itong beta blocker. Kung may high blood, itong mga amlodipine. Diba? Itong mga nitrates, binubuka konti yung ugat. Yung mga Isordil, Imdur, ISDN, ito yung mga binibigay natin. May tulong din yan. Pampaluwag. So itong mga gamot, exercise, tapos bantay lang sa sintomas, may tulong din yan. Mas healthy dapat yung pagkain natin. Okay, bawas sa mamantika para hindi magbara. Huwag papagurin yung puso. Okay ang cholesterol, blood pressure, ayan, sugar, huwag itataas, huwag magpapataba. Mga pagkaing healthy, pinakita na natin. Ito po, maraming mga medical studies. Ito, collateral circulation of the heart. Kaya nga. Pero minsan di mo masabi, bakit may taong nagkakagawa ng ganito, may taong ninakagawa, eh, minsan swerte-swertihan, pero may tulong din naman tong mga exercise, pagdarasal. Pero syempre kung may pera, sundin nyo na lang yung cardiologist nyo o yung cardiovascular surgeon nyo kung kailangan talagang operahan. Sana po nakatulong to
at nakabigay ng konting pag-asa sa mga pasyenteng may sakit sa puso na walang perang pang-opera. God bless.